All right, this time let's tackle naman areas of regions under the normal curve. When we say region, itong naka-shade na portion dito ng normal curve, bounded by these two lines here. So ito isang region. Pwede rin na yung region ay bounded by just one line. Tapos shade na natin yung mga susunod na part. So, yun ang ibig sabihin ng region. Now, how do we find the area of a region? The first thing that you need to understand is paano ba gumamit ng z-table. So, this is a z-table, and this is how you use it. Si, let's say, 1.45, ang corresponding value niya, the corresponding value of the Z 1.45 is 4.265. So, paano natin nakuha yon? So, since ang hinahanap sa atin ay yung value ng 1.45, pupunta tayo dito sa 1.4. And then, pupunta tayo sa 0.05. Then, hahanapin natin yung kanilang intersection. Then, yun yung magiging value ni Z. Now, ano ang ibig sabihin ng value na iyon? This value, 0.4265, is actually the area of the region between 0 and 1.45. So, ito yon. Let's say ito si 1.45. Tapos ito si 0. Ang area from this line hanggang sa line na ito, yun ay 1 point. I mean, yun ay 0.4265. So, yung nahanap natin na values dito sa z-table are areas from 0 to the given z score. Okay? From 0. Let's say we want to find areas of region. So may iba't ibang ways tayo para mag-shade ng isang region. Later, pag-aaralan natin kung paano ba makompute ang area ng iba't ibang case. So, let's recall that in our past lesson, we have been repeating that the areas under the normal curve represent probabilities. So there is this probability notation na dapat ay maging familiar tayo. So alam dapat natin kung paano basahin ang isang given probability notation. So, probability, area, probability, pareho lang yung mga yon. Okay. So, paano ba basahin itong notation na ito? So, we read this. The symbol P stands for probability. Tapos, yung nasa loob na ito, it means the Z is between A and B. So, parang ganito. Kunwari, ito si A, tapos ito si B. So, the region is bounded by A and B, from A to B. This is how you write the area. This is how you write na ang nire-require mong area ay yung area from A to B. You read this, the probability that the z-score is between A and B. Okay? Next. How about this notation? O, ito naman ang ibig sabihin ng notation na ito. The probability that the z-score is greater than A. Sabihin natin, ito si A. Let's say this is A. Tapos, yung ating target na region ay yung above it. Or the one na
nasa right niya or greater than it. So, this is how we write it. This is how we write yung nire-require na region na yon. Okay? The probability that the z-score is greater than A. Meron siyang kabaliktaran. Ito naman yung the probability that the z-score is less than A naman. So, kunwari, ito si A. So, dito tayo. Lahat na gusto nating i-shade yung region na nasa kaliwa niya, ito. This is how we write that. We want the probability or the area na ang Z ay below A. So, paano kaya computing yung iba't ibang cases na pinakita ko kanina? Ah, by the way, I have here a question. Is it possible for a specific point to have an area? O, kunwari, pwede ba yung the probability na ang Z ay equal sa A? So, kung i-illustrate natin yon, ganito siya. Guhit lang siya. Kasi, Z, the Z is equal to A only. So, parang ang kahibahan nito, point lang, guhit lang siya. Siyempre, dahil guhit lang siya, although meron siyang height, ang problema, wala siyang width. So, paano tayo makakapag-compute ng area nun? Since one dimension lang siya, height lamang. So, ang sagot dito, this is just a line, so it has no area. Meaning, this probability ay equal sa zero. Zero siya. Since, hindi naman pwede yan. Unlike yung mga kanina, ito is between two Z's, kaya meron tayong masishade na region talaga. Ito region din siya, ito region din. E ito, this is just a line. So, it does not make sense. It does not have an area since one dimensional siya. So, in conclusion, pwede natin sabihin na the probability na ang Z ay between A and B ay pareho lang sa probability na ang Z ay between A and B kasama man sina A or B. Parang, in short, may guhit man o wala ito, okay lang. Ano? So, yun. Kahit may guhit yan, pareho din lang sila ng ibig sabihin. So, parang ganun ang consequence nung investigation na yon. Okay? So, gets? May guhit man o wala yung ating inequality symbol, disregard nyo lang yung guhit. Wala lang. Parang ganun. Alright. So, here are some phrases na we familiarize ourselves with. Pag na basa natin yung greater than Z, at least Z, more than Z, to the right of Z, above Z, lahat yan ang ibig sabihin niyan. Ang i-shade natin ay itong from the Z papuntang right. Okay? And kapag ang nabasa naman natin na phrases ay less than Z, at most Z, no more than Z, not greater than Z, to the left of Z, syempre, from the given Z, below it, so kaliwa niya. And syempre, pag between, it means it's bounded by two lines, this line and this line, let this be a Z, and this is another Z. It's bounded by two Z's, so yan ang ibig sabihin pag between. So I hope you now get the idea sa probability notation and the different ways na mag-shade tayo. So, pwede na tayong mag-try ng examples. Let's say we want to find the probability na ang Z ay between 0 and 1.63. Or in other words, we want the area of the region na under the normal curve na bounded by Z na 0
and Zina 1.63. So kung babalikan natin yung paggamit ng Z table kanina, sabi natin, yung nakahanap natin na value na tinatapatan ng given Z, parang ito, 1.63, yun yung area from the center, from 0 to the given Z. So, simple lang itong example na to. Ang gagawin lang natin, hahanapin lang natin yung 1.63 sa table. So, hanapin si 1.6, hanapin si 0.03, and mahahanap natin yung kanilang intersection at ang area ay 0.4484. So, the area of that region is 0.4484. Siyempre, hindi yan lalampas dapat sa 0.5 dahil area ng kalahati, kalahating normal curve na yon. Eh, hindi naman na-shade yung buong kalahati. So, less than 0.5. Okay? Gets? Okay. Yung number 2 naman, ang gagawin naman, ang kaibahan naman nito, yung given ay from negative naman, from a negative Z to 0. So, ganito. Pag ganitong case, i-disregard lang natin yung negative. Pareho yung gagawin natin, hahanapin lang natin si 0.53 doon sa table since this is bounded, this region na gusto natin hanapin ng area ay bounded again by 0, the center, and a given particular Z. So, hanapin lang natin si 0.53 sa table, 0.5, 0.03, then yung intersection nila, yun ang kanila, yun ang area ng region. So in this case, it's 0.2019. Tama ba? Okay. So yan na rin yung area. Okay, gets? Next. This is another case naman. What if hindi na bounded by 0 yung isang side. This time, bounded by two different Z's na. Paano kaya natin nahanapin ang area nitong region na ito? From 1.22 to 2.05. This is the shade ng blue. So, simpleng paghanap lang ba sa table ang gagawin natin? Or meron tayong dapat gawin? So, ganito yon. Kung kukunin natin yung area ng from the center sa center hanggang sa 2.05, so meron tayong makukuhang area from the center to 2.05, di ba gagamitan lang natin ng table yon. So kapag hanapin natin si 2.05, ang makikita natin diyan ay 0.4798. So, ang area ng red ay 0.4798. Next, hanapin natin yung area from 0 to, from 0 hanggang 1.22. Okay? So, hanapin natin sa table si 1.22. And the area is 0.3888. So, 0.3888. O ngayon, paano natin makukuha yung area nung blue? Siyempre, parang ang mangyayari, kung gusto nating maiwan yung area ng blue, kailangan nating i-cut yung area na nakashade na yellow doon sa red. So, anong operation ang gagawin natin? Para makuha yung area ng blue, kailangan natin i-minus yung dalawa. Right, so the area now of the shaded region is 0, 1, 9, 0. So 0.0910. So yan yung area. Okay, gets? So, parang ganito, oh. Hahanapin natin yung area from
or the probability from 0 to 2.05, tas yung probability from 0 to 1.22, tas ima-minus natin sila. Okay? Alright. What if ganito naman yung case? We want the area from negative 0.51 hanggang 1.38. Okay. Paano kaya gagawin natin dyan? So, ganito. Hanapin natin yung area from the center. From the center papunta kay 0.51. Di hanapin natin sa table yon. And ang area ng 0.51 ay 0.1950. Correct? Oh. And then hanapin natin yung area from the center to 1.38. So from the center to 1.38. At yan naman ay 0.4162. Oh, from the illustration, ano sa tingin nyo ang gagawin natin dito sa dalawa? Okay, so yung total area from negative 0.51 hanggang kay 1.38, makukuha natin by adding the two areas. So addition naman sa case na ito. So makikita ninyo doon sa the way na na-shade yung ating region, ano, kung paano nyo siya dapat hahanapin o paano nyo siya mahanap. Ano? So that the area of this region is 0.6112. Okay? Next case. Paano kung ganito naman siya? We want the probability that Z is greater than 0.97 or the area na from 0.97 papuntang right. Paano kaya natin hahanapin yon? Okay, ganito yon. Ano ang area ng kalahati ng Z, ng normal curve? Anong area nitong kalahati? Oh, diba? 0.5. Since the area of the kabuuan, of the whole normal curve is 1, then the area of kalahati is 0.5. 0.5000. Ngayon, I want to find the area from 0, from the center, hanggang kay 0.97. Dahil pag nahanap ko yon, ibabawas ko yon sa area ng kalahati para ang may iwan yung nakashade ng blue. Correct? Alright. So, ang area ng region from the center to 0.97 base sa Z table is 0.3340. And then, I will perform subtraction. Then, the area of the shaded region is 0.661. So, 0.1660. Okay? Oh, another case. Another case. What if ganito naman? I want the area nung region from negative 1.25 hanggang sa lahat, hanggang buong kanan ng negative 1.25. Paano ko kaya hanapin yon? So, kita nyo here. Hanapin natin yung area from negative 1.25 hanggang sa center. Itong part na to. Tapos, dadagdagan na lang natin yun ng 0.5. Siyempre, yung naiwan na shade pa ay kalahati nung normal curve. Correct? Gets? So, ano ba ang area ng normal curve from the center to negative 1.25? That is 0.3944. So, 0.3944 plus 0.5, that's 0.8944. Okay? Okay. Meron pang dalawang cases.
This is another case. I want the area of the region na na-shade. So in symbols, that's z is below negative 2.13. Okay, so ganito naman siya. Siyempre, this is half the normal curve. So ang area nito is 0.5. So para makuha ko yung area ng naka-shade, kailangan kong makuha yung area nitong hindi na shade. Diba? Then, ibabawas ko yon sa 0.5, sa area nung kalahati. Tapos, yung may iwan, yun yung area ng ating shaded region. So, ano ba ang area nung na-shade na orange? That is from the center papunta sa negative 2.13. And sa z-table, that is 2.13.4834. So, ibawas natin sa 0.5 si 0.4834. Then, yun yung area ng shaded region. So, this is 6610.0166. Maliit lang. So, maliit lang siya. About 1 or 2% of the whole normal curve. Gets? I believe this is our last case. Paano naman ang area or the probability na ang z ay equal sa 0.6 or 60? So, kagaya ng sinabi natin kanina, this has no area since this is just a line. The answer is 0. So, if you already understood the lesson, you may now start answering the activity. Thank you so much.